may misteryosong hayop daw na may malademonyong muka. Iniisip namin sa pier, baka madumi doon, maraming basura. Pero dito pala sa Southern Leyte, isa pala siya sa mga sikat na diving areas. Sa ilalim, kailangan pa naming ilagan ang mga nakaparadang bangka. Kinapitan na ng buhay ang mga haligyan ng pier. Nagulat ako dahil malinaw yung tubig dito. Pero pagtingin mo dun sa buhanginan, halo-halong basura ang makikita mo. Basag na bote, mga goma, at kung ano-ano mga tira. Pag ganitong hapon, sa buhangin daw nakabaon ang hinahanap ko. At sa gabi sila aktibo na parang mga alagad ng dilim. May nagpapanggap sa buhangin. Labas ang mga mata, nakaabang ang matatalim na pangil. Pero hindi ito ang malademonyong isda. Isa itong stargazer. Makita mo talaga na yung bibig niya, no, na medyo slightly open at may matutulis ng ngipin. Tapos yung mata niya, very monstrous ang itsura. Maintindihan mo kung bakit ganun ang itsura niya para magtago dun sa mga prey niya, no, o yung mga pagkain niyang isda para hindi siya mahalata. Ang disenyo ng mga stargazer nakatutulong para makahuli ng hipon at alimango na kanyang pagkain. Ang porcupine fish hindi rin papahuli sa pagtatago. Para siyang palaisipan, ano, na sumiksik siya doon sa sponge. At nakakatawa na parang, uy, huli ka, ang laki-laki ng mata mo, no? Tapos nakasingit ka doon sa sponge. Sa una, hindi mo siya mahalata, pero pag na-zoom in mo na siya, uy, huling-huli ka dyan. And sinusubukan niya pang huwag igalaw yung mata niya, pero hindi niya natiis, biglang gumalaw yung mata niya. Tulad ng porcupine fish, may mga panusok din sa katawan ang hinahanap kong malademonyo. Naghahanap naman na mapipwestuhan ang scorpion fish. Imbis na lumangoy, palikpik ang gamit niya sa paglalakad sa buhangin. Pero huwag pagtawanan ang kanyang maliliit na galaw. Dahil maaari mong ikaparalisa kung aksidente mong matapakan o madikitan ang scorpion fish. Katangian tulad sa hinahanap kong malademonyong isda. Talagang the strangest, weird-looking creatures ay dito namin nakita.